Si Alice Guo po ay nagpadala ng excuse letter sa ating komite dahil hindi daw siya makakadalo. This is truly unfortunate dahil ang dami po niyang kailangang sagutin sa atin. Itatanong ko sana sa kanya para diretsahan niya sagutin. Pero papakita ko na lang ngayon dahil sobra ako nabigla dito. As has already been reported, Alice Guo's Chinese identity appears to be Guo Haping, fully Chinese with two Chinese parents. Ito po'y nakita natin sa Special Investment Resident Visa o SIRV application ni Lin Wenye. Okay, naglalag yung internet natin. I'll proceed. I wrote to the NBI to request the biometrics data of both Guo Haping and Alice Guo, looking to compare their fingerprints. Atin pong nakuha ang kanilang fingerprints at sa kasalukuyan ay ito ay ina-analyze. Ngunit po, salamat sa maagap na tugon ng bagong NBI Director Jaime Santiago. Nakuha din po natin ang impormasyon na may Alice Leal Guo na nasa database ng NBI. Ito po ang Alice Guo na yon. Friends, I want you all to take a good hard look at this document. Same ang birthday sa birth certificate ni Alice Leal Guo na tumakbong mayor, July 12, 1986. Pareho ang spelling ng pangalan, pero ibang-iba ang mukha. Napakadami ko pong katanungan. Is it a coincidence na may dalawang Alice Leal Guo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac? Is it a coincidence that this NBI clearance was applied for just a few days before the date of filing of the delayed registration of birth of the other Alice Leal Guo in Tarlac City? Or is this a case of stolen identity? Has Guo Haping assumed the identity of a Filipino woman and then nearly a decade later run for public office? Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Leal Guo pero hindi kamukha ni Mayor? Nasaan na po siya ngayon? Bakit kailangan ni Guo Haping nakawin ang pagkatao ni Ms. Alice Leal Guo kung meron na siyang validly issued investor's visa na papahintulutan siyang mamalagi dito? Which leads us to our next question. How large and what is the nature of Alice Guo's networks? May ebidensya na tayong nakita na may link ang Bamban Pogo Hub to Clarkson Valley, isang pogo na atin nang naunang na ocular na mayroong mga video room at mga models para sa love scam. Si Huang Ziyang, na incorporator ng Baofu at pogante ng China. Ay incorporator din pala ng Sun Valley Clark Hub. Ayon rin sa ebidensya, konektado ang Hongsheng Gaming Technologies, yung company na ni-raid at pinalitan lang ng Zunyuan Corporation sa Bamban Tarlac. Konektado ang Hongsheng at ang ni-raid ng PAOK na POGO sa Porac, Pampanga. Paano nangyari yun? Ayon na rin sa mga papeles na nakolekta sa raid, sa pamamagitan yan ni Dennis Cunanan, dating Deputy Director General ng TLRC na may criminal conviction for corruption.
Mabagal lang po yung internet. Mas mabilis yata doon sa Pogo Hubs. Malalapit na kaibigan din ni Mayor ang mga ringleader ng Lucky 99 Pogo sa Porac. Ito naman po ang photo mula sa kampanya kasama si Catherine Cassandra Leong o Cassie Lee na authorized representative in Lucky 9 sa Porac. May isa pa kaming nakitang connection na nakakabahala dahil may kinalaman sa isang napakalaking imbestigasyon ng Senadong ito noong nakaraang Kongreso pa. Ilalabas po natin ito sa tamang panahon. At ang huling gusto kong masagot na tinatanong na rin ng buong bayan, sino ba ang protektor ng mga pogo na ito? Gaano po kataas sa food chain ang mga protektor? DILG na po ang may sabi, Pogo money can influence the 2025 elections. Mayor Alice certainly likes having friends in high places. Hindi po basta-basta ang mga kaibigan niya. Considering that this woman is now charged with qualified human trafficking, it is imperative that her links and networks are fully investigated. I now wish to ask my colleagues if they have opening statements. Ayo sa banban, nakita rin natin na merong nangyaring human trafficking, merong nangyaring torture, merong nangyaring prostitution. At nakita rin natin may elemento rin ngayon ng mga pagpepeke ng ating identity at pagpepeke ng nationality. Wala pang 6 months, in June of this year, may na-raid naman sa Porac. At itong pag-raid sa Porac, halos parehong-pareho sa nangyari sa Tarlac. Itong Lucky South 99, dalawang beses na-raid to. Noong September 2022, na-raid na siya. May nahanap na 40 na mga illegal aliens na nagtatrabaho doon. Gumastos tayo para i-deport. Ngayon, June of 2024, meron na naman na-raid. At nung pag-ikot ho namin doon, itong pasilidad, itong Pogo Hub na ito, hindi pangkaraniwang Pogo Hub. Para sa akin, ito na siguro yung pinakamalaking Pogo Hub na napuntahan ho natin. Dahil halos ang nadiscovering computers, yung 2,300 computers. So ibig sabihin, at any given time, meron silang 2,300 na nagtatrabaho doon. At nakita natin na itong kanilang modus, halos parehas. Gumamit sa Tarlac, gumamit sila ng isang bogus land company. Dito rin sa Porac, gumamit rin sila ng mga bogus companies. Companies na ang kanilang mga incorporators ay nasa bogus address. Hindi alam kung ano ang ginagawa. At nakita rin natin na nagagamit na ngayon yung late registration para daan at makagawa pa na mas maraming krimen dito sa ating bansa. Importante itong late registration kasi nakikita natin na nagiging Pilipino, yun hindi dapat maging Pilipino. At kung naging Pilipino ka, pwede ka nang bumili ng negosyo, pwede ka nang bumili ng lupa, pwede ka nang magtayo ng iba't ibang negosyo, pwede ka nang kumuha ng NBI clearance, at pwede ka na rin tumakbo bilang public servant. Kaya mga kasama, paulit-ulit na lang nangyayari ito sa Bamban, dalawang beses na raid. Dito sa Pampanga, dalawang beses rin po na raid. At hindi hihinto itong mga criminal syndicates, itong mga sindikato, dahil ang laki ng perang pumapasok at umiikot. At nakita rin natin na hindi ito dumadaan sa formal channels. Hindi lumalabas ito sa kanilang mga income statements. Ito ay pumapasok nang hindi natin nakikita, ginagamit nila sa pagpapatayo ng mga ganitong Pogo Hub. At ang nakakatakot, nagagamit rin nila ito sa pagsuhol o pagbili ng impluensya. Kaya dapat na talagang pahintuin itong mga Pogo sa ating bansa dahil ito ang nabibigay daan sa mas marami pang kriminalidad
lalong-lalo na walang katahimikan na nangyayari sa ating bansa. At nananawagan din po ako sa ating mga kasamahan na suportahan itong pag-ban dahil hindi tatahimik ang ating bansang Pilipinas hanggat nandito sila dahil pumapasok sila, gumagawa ng hindi magaganda at lumalalim na yung kanilang galamay. So maraming salamat, Madam Chair, for hearing this resolution. Thank you. Maraming salamat, Sen. Sherwin. Senator JV. Yes, maraming salamat, Madam Chair. Magandang umaga po sa ating lahat. Una sa lahat, nais kong pasalamatan ang chairperson ng committee ito sa walang samang tigil na pagdinig sa isyu kagunay ng POGO operations. Nasimulan pa ng ating kasamahan din na Senator Gatchalian mula nung nakaraang kongreso sa POGO operations, lalo sa human trafficking at scamming activities. Kaysa po ako ng ating matapang na chairperson sa usaping ito. Ang isa pong nakakabahala na sitwasyon dito sa POGO operations sa Bamban ay ang katotohanan na ang mismong mayor ng bayan ang sangkot sa mga illegal na operasyon. Nayroon po akong mga resolusyon, Madam Chair, sa sanggunian panlalawigan sa Tarlac, no, mula noong 2021 pa lamang, nagkaroon po sila ng resolution denouncing the alleged conduct of online gambling and cybercrime operations sa Barangay Anupul sa Bamban, declaring anti-illegal gambling policy of the provincial government of Tarlac. And it was reiterated, Madam Chair, by another panlalawig resolution of 2024 reiterating the anti-gambling policy in 2021. So ang nakakabahala dito at nakausap ko rin po ang ating gobernador, Susan Yap, na doon lang po talaga sa Bamban nagkaroon ng POGO operations. No, dahil nga po, polisiya ng provincial government ang hindi po nalang sinusuportan ang online gaming at gambling operations. So nabahala na po ako kasi po kay tulad din ni Senator Gatchalian, ako po ay member ng NPC, kapartido pala namin si Mayor Alice Goo. No? At gusto ko rin sanang malaman, Madam Chair, kung paano yung kanyang assent to power to local government. Kasi nakakabahala po ito. We can already see that she ran for office para po proteksyonan ang negosyo ng mga POGO sa Bamban. At siguro kailangan natin malaman yung naging history. Saya po, wala siya. Siguro if there will be another hearing again, Madam Chair, I suggest we invite also the former mayor na mukhang siya po ang naging susi kung paano nakapasok si Alice Goo bilang sa political scene ng Tarlac, lalo sa True Bamban. Nais ko lang pong malaman na ang yun nga po, na malaman ng pag-akyat sa kapangyarihan na ni Mayor Alice Goo. Kaya nga po, hopefully we can invite the other persons, the former mayor, who I understand siya po ang naging susi dahil po nag-last term ay itinulak si Alice Goo na tumakbo bilang mayor dahil tatakbo po siya. So siguro siya po ang siguro itong POGO operations really funded the campaign of both the former mayor and ito si Alice Goo. Kabakailan po, gaya na akinabanggit, itiniwalag ng partido ng NPC si Mayor Goo sa kampamagitan ng petisyon na inihain ni Governor Susan Yap. Ang lalawigan ng Tarlac ay isang tahimik, malinis at progresibong probinsya sa pangunguna ng masipag nitong gobernador, ang aming pong kapartido. Ang illegal na POGO operation sa bayan ng Bamban ay nakakasira hindi lamang sa imaheng ito kundi pati na rin sa mapayapang pamumuhay ng mga mamamayan sa probinsya ng Tarlac. Ang operasyon ng mga POGO sa bansa ay mayilang tulad na rin natin sa agresibong presensya at kilos ng mga Chinese sa West Philippine Sea. The presence of the Chinese Coast Guard and militia in our seas and the operation of POGOs on our lands have only caused chaos and social disorder in the country. These are failed attempts to tamper with the Filipino courage and spirit, but undeniably have already adversely affected our communities and fellow citizens. The committee has uncovered and discovered not just the material facts and information to prove the involvement of Mayor Goo, but also the compelling and disturbing reasons that call for the government's policy shift on POGO operations. I believe that really we already have to hasten the phasing out of the POGO industry. Huwag na po natin hintayin na may mahala na naman na mayor o iba pang opisyal ng gobyerno na magiging protektor sa illegal operasyong ito. Kaya nga po sana huli na po si Alice Goo na talagang kitang-kita mo, Madam Chair,
na siya po ay pinatakbo upang pagtakpan o upang magsilbi sa interes ng POGO operations sa Bamban. Kita natin sa buong Tarlac, wala akong POGO operations except in the municipality of Bamban. Muli, maraming salamat, Madam Chair. Yes, Senator Grace, please. Thank you, Madam Chair. First of all, magandang umaga sa inyong lahat. I would like to thank our chairperson, Senator Lisa Hontiveros, for her firm and unwavering resolve to this fight to oust POGOs in the Philippines. It is true, we have seen more than enough. And this was started also by Senator Sherwin Gatchalian in the Senate. Kung inyong matatandaan, nang ibinahagi ko sa isang privileged speech ang tungkol sa mga POGO-related abductions noong 2022 pa. Hindi pa uso noon ang mga raids. Ang meron lang tayo noon ay mga reports of kidnapping, accounts of assault. Meron pa ngang ako nakausap na personal na nag-report sa akin na siya ay na-abduct at sinaktan. Talagang sakit ng ulo itong mga POGOs. Meron mga legal POGOs, pero ang problema ay pinapaupahan nila ang kanilang mga permits para magamit ng ibang operators. And just as I said in the speech, leave it unresolved and it will spread like wildfire. Ganun na nga ang nangyari. Sa loob lamang ng higit isang taon, ang illegal activities ng mga POGO ay naging full-blown operation sa loob ng self-contained compounds. Binaha tayo ng ebidensya sa kung gaano kabaluktot at kasalimuot ang tunay ng mundo ng POGO. Nakita natin sa loob ng POGO hubs ang mga complex na mga prostitution dens sa pinapaandar ng human trafficking. Nakita rin natin ang hile-hilerang computers at smartphones na naghihintay lamang na susunod na biktima at mga SIM cards at text blasters na para bang kinukot niya pa tayo matapos nating maipasa ang SIM Registration Act. Madam Chair, hindi na ako pupunta sa mga detalye sapagkat talagang very exhaustive ang iyong pag-iimbestiga dito. Nais ko lang sabihin na ipinalabas nito na may korupsyon at nanganganak ng korupsyon at nasasama pa ang mga tao sa gobyerno dito. Meron mga pag-uusap ng national security risk, pero wag natin ilihis ang pag-uusap sa kung ano ba talaga ang nanggagawa ng POGO. Kaya I reiterate my call together with our colleagues that have signed the resolution that has been proposed by Senator Gatchalian. Please, we have to ban POGOs. Iban na natin ang POGO dahil hindi natin sila kayang bantayan. Hindi napapakita natin na ang ating gobyerno ay nahihirapan dahil nga may mga protektor sila. Pero kung may nagsabi na ban na ang POGOs, mas madali na natin matutunton. Pag may operation, hindi kayo pwede dyan. Ganun lang kasimple yon. Thank you, Madam Chair.